takot ng mga tiga Barangay Lapuz Norte sa Iloilo City ngayong may pandemya, lalo pang nadagdagan dahil di mano sa isang misteryosong nilalang na nangunguha pa raw ng bata. Ano ba ito? Hindi lang coronavirus ang kinatatakutan ngayon sa Barangay Lapuz Norte sa Iloilo City. Pagkagat pa lang ng alas 8 ng gabi, nagroronda na ang mga tanod at pulis. Hindi lang para masigurong walang lalabag sa curfew na ipinatutupad ngayong may community quarantine, pero para rin bantayan ang kanilang barangay. Mula sa diumano, umaatakeng hindi may paliwanag na kung anong nilalang. Nagsimula raw ang lahat nito lang Marso matapos mag-lockdown. Alam, pita, wala na. Maas na. Aba, kung kita minyan niya. Nagsimula na. Sa bahay ng mag-inang Lorna at Nena, hindi nila mga tunay na pangalan. Sinira ko na po yung pintuan namin na para matulog na kami. Naisipan ako, pumunta ako sa tiyahin ko na humiram ng electric fan. Tapos pagbalik ko, wala na po siya. Parang mababaliw po ako, ma'am. Yung iniisip ko namin, baka kinuha po siya at na-rape po. Agad na nang hingi ng tulong si Nanay Lorna sa taranta ng mga tao. Nagsilabasan sila ang social o physical distancing na baliwala sa takot. May mga nakalimot pang araw magsuot ng face mask. Alam, pita, wala na. Makas na. Aba, kung kita minyan niya. Nagsilin na. Yun yung minyan. Maya-maya pa, biglang may kumakabog sa mga bubong. Diin siya, sa diin? Ato sa may usawa, doon sa likod. Ano na naman siya, nagsailo na naman siya sa pihak. Sigaw kami ng sigaw. Nakawa kami tani, ay binibiging. Kita ni ma'am, ba'y bisi mo ba ito? Hindi niya nakita na, amun ni malindoy, ako ni Yen. Ito sa mabaw yaw. Lungan mga tulis mo sa may mabaw. Pero matapos ang halos dalawang oras na paghahanap sa bata. Dito na siya nakadagit sa bata, kag nabuyaan niya gid. Nung lumabas na kami ulit, nakita na siya namin, nandiyan na sa nakatayo. Kinuha daw po siya, inakyat siya pataas, nilipad daw siya, binala siya sa... Ito po sa tinatambayan po namin, tapos umiiyak daw po siya. Tapos pumunta daw sila sa isang bahay na mabaho. Sabi ko sa kanya, anong ginawa nila sa iyo? Sabi niya, pinapasayaw daw siya. Yung sugat po na... Kinuha po siya ng aswang. Nasugatan po siya sa tinga. Parang 1 week na hindi niya po kami makilala. Para masigurong ligtas ang bata, inilipat si Nena sa malapit na daycare center kasamang kanyang tiyahin. Ako talaga yung humahawak kasi po yung nanay niya ayaw niyang humama kasi marami siyang nararamdaman sa katawan. Pinatignan din nila si Nena sa isang albularyo. Sabi ng matanda, kinuha daw po siya yung aswang daw po. Pumiglas daw po yung bata, kaya nabitawan niya. Kaya yung tenga niya po, nakita po siya, may sugat. Kasi kinagat daw po niya eh, sinakmal po yung ulo ng bata. Samantala, bilang paghahanda, kung sakaling umatake raw muli ang misteryosong nilalang na yon, ang mga tiga-barangay may nakahandang buntot ng pagi. Nagbubudbud din sila ng asin sa bintana. Naglalagay pa ng net sa bubungan bilang patibong. Pabalik-balik po siya taga-gabi po. Hindi po kami natutulog po. May quarantine po. Natatakot po ako na iwanan ko ulit yung anak ko. Mas lalong nakakatakot kasi po yung inaano niya, yung mga bata eh. Pero makalipas ang dalawang gabi, nagkaroon na naman daw ng komosyon sa daycare center kung saan naroon ang batang si Nena. Bigla po siyang gigising. Magsasabi siya na andyan na naman, kumakalampag na yung bubong namin. Tapos nagsasalita siya na ayaw ko sumama, kabang-kaba po kami. Kasi yung bubong po, binabaklas niya. Dito na muling nagkagulo ang kanilang mga kapitbahay, muli ring rumisponde. At ito ang sumunod na mga nangyari. Mula sa isang bubong, may tila mabilis daw na tumalon patungo sa bubong ng daycare center. Ato sa! 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 Ato sa!
lang daw na yon, mabilis ding tumalon palayo sa likuran ng mga kabahayan. Mga nakasaksi, ang radio announcer na si Aldrin. Matasig sa Pulagon. Matasig Pulagon ang tawo, no? Kaya kung tawo ka man eh, sa kadelikado ang tawo na eh, matasig Pulagon, no? Matasig, matasig. Kung siya ay lumukso, parang palaka. Kahit na gabi, nagre-reflect ang green na kulay sa sinasabing aswang. Tumilik siya yung mata, nagbabaga. Almost 100 feet na layo ng bubong na tinalo niya. Posible, malakas yun, ma'am. Parang yung lalaki ay malaking lalaki, yung taas na itim. Siya ang kumuha sa bata. Dati hindi ako niwala. Nakita ko na niwala kung may totoo pala, may ganun. Hanggang buong barangay na ang nagsanib puwersa at nakipaghabulan. May nambubulabog daw sa katahimikan ng ECQ sa Barangay Lapuz Norte sa Iloilo City. Na isang kahindik-hindik dimanong nilalang na nangunguha raw ng bata. Sa huli nitong pag-atake, nakipaghabulan pa ang mga residente. Gusto ko siyang nulihin kasi lang mabilis siya eh. Hindi ko sinabot. Tatlong talon niya, wala na, nawala na siya. Ipinasuri namin sa isang video expert ang nakunang video. May nakikita sila sa bandang area na to. Ang problema kasi natin dito ay sa gabi, may mga puno pa sa area na yon. Tapos ang daming ilaw na nagpa-flashes everywhere. So nagkakaroon sila ng misinterpretation dun sa nakita nila. Based doon sa nakita natin, most probably baka hayop to na lumilipad. Itong aswang-aswang na ito during the Spanish regime, isa to sa mga paraan to conquer some places in the Philippines by insinuating na merong aswang. So it will affect itong mga ginagawa nating quarantine-quarantine, yung mga ECQ, kasi yung mga tao nagsisilabasan. Isa rin sa posibleng dahilan na gusto lang talagang pagtripan yung mga tao. Para maliwanagan ang buong barangay sa nangyari, ang mga nakasaksi sa insidente, pati na ang investigador ng PNP o ng Philippine National Police, nagharap-harap. Para wala rin man lang tayo may nakuli, hindi po natin ma-charge na kung totoo ba yun o hindi. Yung ma-advise namin sa mga tao dito, tumawag lang po sa aming tanggapan at kami po ay handa mo responde. Ayon sa investigasyon ng PNP, bagamat hindi nahuli ang nambubulahaw sa barangay, mariin nilang pinabulaanan ang kinatatakutan ng lahat. Isip namin baka kasi lasing lang, nagtitrip o baka naka-drugs. Nung gabi ring yun, kinamusta ng mga investigador si Nena. Pinunta nila yung bata, tapos nakita nila mayroong sugat yung bata. According sa mother, kinuha yung bata na sinasabi nilang aswang, pero hindi totally nakuha. Kaya nagkaroon ng sugat sa tainga. Yung dalawang bisikletor yung kasama ko, sinipihan yung anak nila sa padala sa ospital para matingnan yung sugat. Nitong Biyernes, bumisita uli ang Women and Children Protection Desk ng PNP sa Lapaz District. According sa mother na ang bata daw ay wala namang reklamo sa kanyang physical na katawan, ang ugali niya ang nag-iba. Mas maganda na i-refer natin siya sa psychiatric. Usually, kung may anak ka, ang mata mo dapat huwag mawawala sa anak. Gusto ko sana nila na ipamedical yung anak ko. Tingin ko po hindi naman po siya ni-ripin. Ba't po yung tenga niya, tapos damit niya po, basta lang po, pero hindi gusot-gusot. Pantay sarado na po siya sa amin. Hindi na po siya pababayaan. Music.
panahon ng krisis. Tama rin naman na lalo tayong magmatsyag, dagdagan ang tapang, lalo na sa pagharap sa ating mga kinatatakutan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.